sa mga balitang mayroong pag-asa. Pagtuturo tungkol sa mga mahalagang prinsipyo ng Combined Offering Plan, pinangunahan ng North Philippine Union Conference sa Northeast Luzon Mission. Mga leader ng faith-based organizations sa Season Pangasinan nagtipon sa isang forum contra addiction sa paninigarilyo, alak at droga. Monterey Bay Academy at San Francisco, California Central Adventist Church nagatid ng iba't ibang mga paglilingkod sa distrito ng Binyan. Central Luzon Conference Area 10 Church Leaders magkakasamang pinagpala at nakinabang sa Officers Empowerment Seminar. Adventist Media Ministry sa Lipa, Batangas masayang ipinagdiwang ang ika-apat na anibersaryo sa pagsasagawa ng outreach programs. Mga leader at coordinator ng Adventist Community Services sa Cavite Mission natuto ng mga kasanayang magagamit sa panahon ng sakuna. Bagong inspirasyon at pag-asa na dulot ng Week of Prayer program sa mga guro at mag-aaral sa Adventist University of the Philippines. Lahat ng iyan, iatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Masayang nagsidalo ang mga Adventista sa Northeast Luzon Mission sa Combined Offering Plan Education na pinangunahan ng North Philippine Union Conference Stewardship Ministries. Sa loob ng dalawang araw ay naibahagi sa kanila ang mga mahalagang prinsipyo sa sistematiko at regular na pagbibigay ng handog ng isang Adventistang kapatid o kaanib. Ang balitang may pag-asa, iatid ni Christy Abara. Sa kahanga-hangang pagpapakita ng pagkakaisa at kabutihang loob, ang NELM Wide Combined Offering Plan Education o COP ay kasalukuyang ginaganap sa Mount Atchoan Prayer Tower ng Aguinaldo Ramon Isabela. Sa pangunguna ni Pastor Jerry Estabillo, ang Stewardship Director ng NPUC bilang pangunahing tagapagsalita, at sa patnubay ni Pastor Arnold Ortiz, ang lokal na Stewardship Director ng Mission. Ang layuning systematic at regular giving ay nagbigay inspirasyon sa mga kalahok mula sa iba't ibang distrito. Ang offering po ay isang napakalaking bagay na atin dapat na pinagpapasyahang ibigay para po sa pag-unlad ng misyon ng ating Panginoon dito sa ating lokal at ganoon din sa worldwide. Ito ay isang panawagan para sa ating lahat na tayo ay maging tapat kung papaanong tapat sa tithe. Ganun din tayo tapat sa pagbabalik ng pagbibigay ng mga offerings natin sa Panginoon. Naglalayon din ang programang ito na hikayatin ang mga delegado sa kahalagahan ng sistematiko at regular na pagbibigay, hindi lamang bilang isang gawaing panrelihiyon, kundi bilang isang paraan ng pagbabalik ng handog sa ating Panginoon. Tunay nga tayo pinagpala sa kasalukuyang Stewardship Seminar na kung saan ay mayroon tayong panibagong kaalaman tungkol sa mas mabilis na pagpapalaganap ng pamalita. Ito ay mas sistematikong paggamit ng ating mga pananalapi para mas malawak o kaya hindi nasasayang mga salapi, kundi ito ay nagagamit ito sa tama at may prosesong pamamaraan. Ang stewardship leaders mula sa iba't ibang distrito at miyembro ay nagkaisa upang yakapin ang espiritu ng pagbibigay, hindi lamang sa pagbabalik ng handog, kundi pagbibigay din ng ating sarili, lalo na sa pagpapatuloy ng kanyang banal na gawain. Sa pagtatapos ng dalawang araw na kaganapan, marami ang umuwing may bagong kaalaman at inspirasyon. Ang NELM Wide Combined Offering Plan o COP ay isang patunay na sa pagkakaisa at regular na pagbibigay ay maaari nating baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pasasalamat at paglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christy Abara, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.
Nagtipon sa isang forum ang mga leader ng mga faith-based organizations sa Sison, Pangasinan, nakasama ng Seventh-day Adventist Church doon ang Dangerous Drug Board, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang religious group na kasapi ng United Ministers of Sison, Pangasinan sa hadikaing labanan at pigilan ang adiksyon sa paninigarilyo, alak at droga. Ang kanilang magandang layunin nasa balitang May Pag-asa ni James Michael Alvarez. Sison, Pangasinan, naganap ang isang makasaysayang pagtitipon ng mga relihiyosong lider mula sa iba't ibang pananampalataya upang talakayin ang malubhang suliranin ng alkoholismo at pag-abuso sa droga. Sa pangungunan ng mga health director mula sa Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference at Northern Luzon Mission, sinagawa ang isang forum for interfaith leaders ng International Commission for the Prevention of Alcoholism and Drug Dependency. Ang layunin or objeto ng ICPA forum na ito ay para po pagtagpuin ang mga point persons o mga leaders galing sa iba't ibang mga faith-based organization para sila magplano kung paano sila makakatulong sa pagsugpo the drug problems here in Sison, Pangasinan. And mostly, we would like to put the Seventh-day Adventist in the map of substance use and abuse prevention. Particular sa mga pastor, sapagkat sa pamagitan po nila ay magkakaroon po ng awareness sa lahat po ng mga komunidad, simula sa kanilang mga miyembro, lalabas sa komunidad, sa mga city at mga munisipyo. Malaki po ang respeto ng komunidad sa kanila. Kaya para sa akin, dapat magpatuloy po ito at maging isang sandigan ito ng mas marami pang gawain natin sa buong Luzon. Layon din ang forum na ito, napalakasin ang mga programa at serbisyo na naglalayong tulungan ang mga individual na nangangailangan ng tulong at suporta. Kasama rin sa nasabing pagtitipon ng kinatawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Ayon sa kanila, ang pakikisangkot ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga relihiyosong komunidad, ay isang mahalagang bang sa pagsugpo sa problema ng droga. Actually, naniniwala po kami na ang laban kontra droga ay hindi mapapanalunan ng PDEA lamang. Kailangan po namin ng iba-ibang sektor ng gobyerno, hindi lang po ang other law enforcement, maging po ang local government at of course yung pakikipagtulungan ng mga interfaith. Isa sa mga naging bahagi ng pagtugon sa suliranin ng alkoholismo at droga ay ang papel ng lokal na pamahala. Mas i-advocate pa po namin para in the future po, wala na pong mga kabataan na mas lalong malulunong sa addiction na to. So ang kampanya po ngayon ng ating local government unit dito sa Sison, Pangasinan ay makipagtulungan po sa iba't ibang organisasyon dahil alam naman po natin na ang laban against illegal drugs, smoking, and alcohol addiction. It's multi-sectoral. At alam ko na sa pakikipag-partnership with these organizations, with these churches, mas matutulungan po natin ang mga taong nangangailangan po ng rehabilitation. Ibinahagi rin ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Pastor ang kanyang natutunan at ang commitment na nais niyang ilahad. Naging pagpapala po sa amin dahil makakatulong po ito sa aming pong pagtuturo sa mga barangay o sa aming mga munisipyo patungkol po sa prevention ng drugs. At ang aming pong commitment dito ay tutulong po kami itong programang ito para sa ika-uunlad at saka ika-gaganda po ng ating pong bayan. Alam po natin na gusto po natin na maging zero drug dependency ang ating po bayan ng Sison. Sa ganitong paraan, magsisilbing gabay at tulay ang mga relihiyosong leader at iba't ibang sektor ng lipunan upang masiguro ang epektibong pagtugon sa mga hamon ng alkoholismo at droga sa komunidad. Sa pagtatapos, ang naganap na forum for interfaith leaders ay nagpapakita ng napapanahong pagsanipwersa at pagkakaisa sa iba't ibang pananampalataya at mga sektor ng pamahalaan sa pagharap sa isang malubhang suliranin sa ating lipunan. Nagatid ng mga samot-sari mga paglilingkod sa distrito ng Binian, Laguna ang volunteers and sponsors mula sa Monterey Bay Academy at San Francisco Central Adventist Church, California.
Bahagi namang ito ay ang construction projects, medical mission at pangunguna sa mga Bible-based seminars na naging malaking pagpapala sa mga taong natulungan sa nasabing distrito. Ang kanilang masayang paglilingkod, palitang may pag-asang atid ni Kyle Candelera. Dumating mula pa sa San Francisco, California ang grupo ng mga mag-aral ng Monterey Bay Academy kasama ang ilang sponsors mula naman sa San Francisco Central Church, California, dala ang malaking hangaring makatulong at maglingkod sa distrito ng Binyan, Laguna. We've been serving as a group of our 22 people in the mornings for our medical mission as well as our construction projects. And every evening, we split up with our sponsors and our students to serve four different churches in the local community. So grateful for all of our support and sponsors back home. We want to continue to promote the love of Jesus Christ and the growth of our Seventh-day Adventist Church here in the Philippines. Ang kanilang mga panukala at paglilingkod na ito ay nagdulot ng kasiyahan sa mga kaibigan at kapatid sa distrito ng Binyan. Pabalitaan ito ng distrito sa aming pagmimiting, tuwang-tuwa sila at itong naging dahilan nung magsimula na tayo ng ating pangaral, mahal na mahal ng Monterey Bay Academy ang distrito ng Binyan. Isang masayang karanasan para sa mga naging kabahagi ng mga ito. To be of service to others and to help in whatever way we can and to tell people about Jesus. I think it's great and my purpose to come here is to share God and to help others and help out people here as much as possible. I am preaching at the churches or one of the churches, and then I'm also helping out with the kids program, and I'm also helping out here in construction. I'm on the praise team at the GMA church, and I'm also helping out with construction, and I'm helping out with kids. Bahagi ng kanilang mga paglilingkod ay ang pagsasagawa ng medical mission, kung saan mahigit sa 1,300 ang nakatanggap sa mga libreng serbisyo medikal. Samantalang 245 tao naman ang naihatid sa pagpapabautismo kasunod ng naging Bible seminar na pinangunahan ng nasabing grupo sa nasabing distrito. Naging pribilehyo po natin na makapaglingkod sa distrito at sa dalawang konferensya sa lugar ng Cavite at Laguna. 2015, ito pong church natin na ito, iyan po ay pinangunahan po ng aming iglesia. Nakapagpatayo po tayo sa Soro-Soro dahil po diyan sa ating kapatiran dito sa buong Laguna at sa pangunguna po ng San Francisco Central. 2018, yun naman pong pastoral house at yung ating lamb shelter na kasama ang kusina na ipagpatayo po natin yan sa pangunguna po ng Wimar Academy at ng ilan nating sponsors. 2019, ito pong Monterey Bay Academy ay naipatayo po natin itong gymnasium dito. Ito ay nagiging daan upang ang ating mga kapitbahay, kaibigan, maging ang mga paaralan ay ginagamit po ito ng libre. Ang Monterey Bay Academy po ay pinangungunahan ito ng principal na si Dan Nicola. At siya ang naging principal sponsor ng gawain po na ito bukod sa kabuuan ng Monterey Bay Academy. Mga taga San Francisco Central, taga Wimar Academy, taga Monterey Bay Academy, ang buong barangay, ang buong konferensya ng South Central Luzon Conference at ang Cavite Mission ay nagpapaabot ng taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At hari nawa, ang sabi po nila, hindi dito magtatapos kundi ito'y maging pasimula lamang ng ating pong pagtulong at paggawa sa lugar na ito. Maraming salamat po. Layuning magatid ng mga balitang may pag-asa, mula dito sa Barangay Soro-Soro, Binyan, Laguna, Kyle Candelera para sa Hope Today, NPUC News. Magkakasamang pinagpala at nakinabang ang Adventist Church leaders sa Central Luzon Conference Area 10 at mga care groups sa Officers Empowerment Seminar na idinaos sa Talisay, Batangas. Doon ay naibahagi sa kanila ang mga aral at kaalamang makakatulong sa kanilang patuloy na paglilingkod sa Diyos at pangunguna sa mga lokal na simbahan. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Ansley Escarcha. Masiglang dinaluhan ng mga opisyalis ng iglesia mula sa Area 10 ang Church Officers and Care Group Empowerment dito sa Sampaloc Taal View Garden Resort, Talisay, Batangas. Nagtipon ang mga opisyal ng simbahan mula sa buong Area 10 para sa isang napakalagang kaganapan na naglalayong pausayin ang kanilang mga kasanayan at ang kanilang serbisyo sa loob ng simbahan. Sa tulong ng mga pastor at area officers, ang nasabing programa ay naging isang collaborative effort
na naglalayong bigyan ang mga opisyal ng mga kaalaman na kanilang kailangan upang maging mahusay sa kanilang mga tungkulin. Napakalaga po ito para po sa ikalago ng ating iglesia na tayo'y ma-equip, ma-empower dahil ang ating team ngayon ay empowerment sa mga officers ng ating iglesia at ng care group. Nagkakaroon ang mga lecture na tumalakay sa mga paksang tulad ng epektibong komunikasyon at mga kasanayan sa pamumuno. Ito'y makatutulong sa kanila na maunawaan ang mga pangangailangan ng kongregasyon at mapalakas ang pakikipag-ugnayan sa iglesia. Ang mga dumalo ay aktibong nakilahok sa discussion at mga breakout sessions na pinangunahan ng mga facilitators at lecturers na sina Pastor Danilo Anilo, ang Central Luzon Conference Ministerial Secretary, Dr. Jupet Capuyan at Pastor Jojo Silabo, ang Area 10 Chairman. Sila ay nagbahagi ng mahalagang insights at mga praktikal na mga estratehiya. Ang mga programa na inihanda ng mga nag-organize ng mga ganitong programa ay malaking bagay po ito, lalong-lalo na sa espiritualidad ng bawat isa. At hindi lamang po natin ma-develop yung ating kakayanan sa loob ng ating iglesia, mas maganda kung meron tayong tinatawag na outside na makukuha kung saan ito po ay malaking bagay na makakatulong upang mapalago ang ating espiritualidad. Ang nasabing Orientation and Empowerment Program ay nagbibigay din rin sa kalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga opisyal ng simbahan na nagpapatibay ng pagsasamahan at pagkakaisa. Ang mga kalahok ay umalis baon ng inspirasyon, kaalaman at lakas mula sa programa at handang gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng kanilang pinaglilingkuran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Layunin magatid ng balitang may pag-asa. Ako si Ansley Escarcha, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang ipinagdiwang ng Lipa Adventist Media Broadcasters o LAMB ang kanilang ika-apat na taon sa kanilang matagumpay at nagpapatuloy na media ministry. Kanilang idinaos ang kanilang anniversary celebration sa pagsasagawa ng feeding, gift-giving program at medical mission sa Barangay 6, Lipa City. Kilalanin ang LAMB at ang kanilang mga paglilingkod sa balitang may pag-asa ni Celine Paginto. Mula sa pag-livestream ng ilang mga kabataan noong pandemya, sinong mag-akala na ang ideyang ito ang magtatalaga sa kanila bilang tagapagdala ng mabuting balita? Sa pagmamarka ng ika-apat na anibersaryo ng Media Ministry ng Lipa City SDA Church, nagdiwang ang Lipa Adventist Media Broadcasters sa pamamagitan ng pagsasagawa ng feeding program at gift-giving sa Barangay 6, Lipa City, Batangas. Kung noon, ang layunin lamang ng pagkakabuo ng paglilingkod na ito ay upang magpatuloy ang pagsamba noong pandemya, ngayon, nagkaroon ng malaking oportunidad ang mga kabataan na maging instrumento at tagapagbahagi ng kwento ng pag-asa sa komunidad. Mula sa pagpapagamit ng mga ito sa kakayahan sa pagsusulat, editing, at pagkuha ng mga video at larawan, naging mabunga mga gawain ng media ministry na nakapagbuo ng humigit-kumulang 50 produksyon sa loob ng 4 na taon. Naging pagpapala rin sa media ministry ang patuloy na pagsuporta ng mga kapatiran, mga kaibigan at ng lokal na iglesia ng Lipa na nagbahagi ng kanilang mga tulong kung kaya't naging matagumpay at mas lumalago ang paglilingkod na ito. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sapagkat binigyan niya ng pagkakataon ng Lipa Adventist Media Broadcasters or LAMB na makapaglingkod sa iba't ibang iglesia, ganun na rin sa komunidad sa paghahatid ng balitang may dalang pag-asa. Salamat din sa mga dedicated members and advisors ng aming team na patuloy na nagiging instrumento sa paglago ng ating gawain. Isang malaking pasasalamat din sa Lipa Seventh-day Adventist Church at mga kapatiran sa kanilang unwavering support at pagmamahal na ibinibigay sa grupo para maipagpatuloy namin ang aming mga adhikain. At sa ating group na LAMB, let us continue to serve the Lord with gladness. Kaya, bilang pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa taon ng kanilang pagkatatag, nagdaos ang LAMB kasama ang lokal na simbahan ng Lipa ng 2 araw na paglilingkod sa Barangay 6, Lipa City. Sa temang Lambing ng Puso,
Nagpakita ng malambing na pagmamahal ang grupo sa pamimigay ng mga regalo at mga kagamitan sa mga bata. Nagkaroon din ng libreng medical at dental na paglilingkod mula sa suporta ng lokal na iglesia, Lipa Adventist Medical Practitioners, at ng Adventist Community Services Lipa. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa Lipa Adventist sa kanilang programang ito, sa kanilang feeding program para sa mga bata. Ito ay malaking tulong sa aming mga kabarangay at na pagbigyan ng pagkain ng maayos, nabigyan ng mga konting regalo. Maraming salamat, Lipa Adventist. Sinundan ito ng pagdaraos ng ikalawang araw sa pakikipag-isa sa sumusuportang departamento. Sa pakikipag-ugnayan naman sa Adventist Community Services Lipa at Lipa Adventist Medical Practitioners na isagawa ang matagumpay na dental at medical mission na napagsilbihan ang mga bata at magulang sa nasabing barangay. Aking pong binabati ang ating mga tagapanguna ng Lipa Adventist Media Broadcasters. Nakakatawa sapagkat sila po ay nagdiwang ng ika-apat na taon ng anibersaryo. Masayang pagbati sa lang sa inyong ika-apat na taon na anniversary. Ang aking dalangin, lumago pa, sumigla, marami pang mapaglingkuran. Maparangalan natin ang Panginoon sa pamagitan ng broadcasting. Ngayong nagmarka na ng ika-apat na anibersaryo ng Lipa Adventist Media Broadcasters, ating idalangin ang patuloy na suporta, dedikasyon, at paglago para sa katuparan ng gawain at kasangkapan upang maabot ng liwanag ang iba. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Paginto, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsidalo at nakinabang sa Disaster Ready Church Training and Seminar ang Adventist Community Services Leaders and Coordinators sa teritoryo ng Cavite Mission. Kanilang natutunan doon ang mga kaalaman at kasanayang magagamit ng simbahan bilang pag-aanda at tugon sa panahon ng sakuna. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Jessel Candelario. Naidaos ng matiwasay ng Cavite Mission ang Training of Trainers Disaster Ready Church sa pangungunan ng CM Adventist Community Service Director na si Pastor Alonesto Regio with Partnership of Adventist Development and Relief Agency Philippines. Tunay nga po na napakahalaga ng training na ito para po sa ating mga iglesia sa pamamagitan ng ating mga ACS leader. At dito po naunawaan nila kung paano po higit na maipe-prepare o maihahanda ang lahat ng ating mga kapatid at gayon din ang kayang gawin na pagtulong ng ating mga iglesia, lalong-lalo na po sa panahon na may sakuna o may trahedya. Gayon din naman, may pakilala sa komunidad na ang ating pong iglesia sa pamamagitan po ng ACS ay mayroon po itong pagmamalasakit, mayroon po itong pagmamahal at mayroon po itong pagpapahalaga sa buhay, sa ari-arian at sa anumang bagay na mayroon sa ating kapwa sa pamamagitan ng atin pong pagtulog sa kanila, lalo na sa mga mabibigat na sitwasyon at panahon. Binigyang diin sa nasabing programa ang kahalagahan ng pagiging organisado at pagiging handa ng bawat lokal na iglesia sa mga posibleng paparating na sakuna. Dito ko natutunan, mga kapatid, na ang iglesia pala ay dapat ay tinatakbuhan kapag merong disaster, kapag merong ganitong pangyayari. At dito ko rin natutunan na bilang isang Kristiyano ay gawin natin yung Christ method na siya mismo, nung siya ay nandito sa lupa, ay nag-search and rescue siya. Kaya bilang Adventista, mahalaga na malaman at magampanan natin. Ako po ay nagpapasalamat sa training na ginawa for 3 days at ang aking po natutunan ay ma-organize ang aming ACS group sa aming iglesia. At malaki pong tulong na kami po ay nakapag-training sa lugar na ito at mga na i-share ng aming mga speaker sa 3 araw ay malaki pong pagbabago ang aming magagawa sa aming ACS sa aming local church. Napakaganda po na naging programa na ACS kasama ang ADRA upang i-train ang bawat leaders ng church kung saan ang bawat church ay magiging disaster ready. So natutunan ko po dito kung paano mag-organize ng mga member ng iglesia, ang mga assets, at kung paano ang mga tao ay magiging handa sa bawat dadating na disaster. So
At nakita din po natin dito, ito'y napakahalaga upang mapalaganap din ang salita ng Panginoon at bawat isa ay maging handa sa huling panahon at makilala po ang ating Panginoong Jesus. Mula dito sa Silang Cavite, hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Giselle Candelario para sa Hope Today, MPUC News. Embrace, who am I that God cares? Iyan ang naging tema ng isang linggong prayer program ngayong ikalawang semestre ng taon sa Adventist University of the Philippines. Ang Week of Prayer ay isa sa mga regular na programa ng nasabing university na nakatuon sa paglagong espiritual ng mga mag-aaral at faculty members. Ang bagong inspirasyong hatid nito nasa balitang may pag-asa ni Micaela Dagos. Nagtipon-tipon ang mga estudyante ng Adventist University of the Philippines sa ginanap na Week of Spiritual Emphasis o Week of Prayer na may temang Embraced, Who Am I That God Cares? Sa Philippine International Church, si Pastor Kenroy Campbell ang naging tagapagsalita ng isang linggo. Ang pinakang sentro ng mga naging mensahe ay ukol sa pag-ibig ng Diyos na tulad ng isang ama ay ginagabayan tayo sa ating buhay espiritual, pag-aaral at mga relasyon. What I would like for our students, staff and faculty is for them to realize that God cares, that God loves them, that God sees them when no one else is seeing the good things that they are doing. Dumalo ang mga estudyante, mga guro at manggagawa ng universidad sa pang-umaga at panghapong mga sesyon ng sanlinggong pulong panalangin. Kapansin-pansin na halos mga estudyante ang mga nagsiganap sa ilang parte ng programa kasama ang ilang choir, manunugtog, mga awit ng universidad. Hindi nawala sa programang ito ang mga sama-samang panalangin o united prayer na ang sentrong hiling ay ang spiritualidad ng bawat isa. I am very blessed and nakakuha ako ng hope that even though na I may not found my purpose for now, I had hope that I have one to ask what my purpose is, and that is Jesus Christ. Ito ay aking lubos na pinapasasalamatan sa Panginoon na bihira man tayo makarinig naman sa akin ganito ay hindi niya tayo pinapabayaan at tayo palagi niyang pinaaalalahanan. Ang Campus Youth Ministries kasama ang Spiritual Development Committee ang siyang naging tagapangasiwa ng naganap na Week of Prayer na ito. Ang goal po natin ay hindi lamang na sila ay maging mabuting mga worker o trained po sa kanilang profesyon, kundi maging balanse ang kanila pong lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At isa po doon ang kanilang espiritualidad. Sa kanila po pag-aaral dito, ating mga kabataan ay mabibigyan ng pagkakataon na makilala ang Diyos upang pagka-graduate po nila ay makikita natin yung na sila ay napalapit sa Panginoon. Iba't iba ang programa ng spiritual development sa university ito. Isa na rito ay ang Week of Prayer para sa lahat, sa mga faculty and staff at estudyante, pagkat sila ay nais na kanilang spirituality ay lalo pang lumago ito. Pagtibayin palalo ang relasyon ng bawat isa sa ating Panginoong Diyos. Tunay na ang Diyos ang siyang gumabay sa naganap na Week of Prayer sa AUP sapagkat 27 tumanggap kay Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas noong Sabado sa naganap na biniyagan. Mula sa Adventist University of the Philippines, ito si Micaela I. Dagos, nagbabalita para sa Hope Today News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations.
sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si DJ Kabalbal at ito ang Hope Today, NPUC News.